Nagpaliwanag si Andrea Torres, may edad na 30, kung bakit hindi siya nagbibigay ng second chances pagdating sa pag-ibig. Siya raw kasi ang tipo ng babaeng kapag pinasok ang isang relasyon, hindi niya ito basta-basta susukuan. Kaya naman kapag nakipaghiwalay siya, nangangahulugan daw itong ginawa na niya ang lahat para sa relasyon. Saad ni Andrea, "I'm always 100% invested in my relationship. I will fight for it with all I have. Because I don't like having what ifs in life. If that happens, if we end up parting ways, I know I already did everything." Ano ba ang mga katangian ng isang lalaki para mahulog ang loob ni Andrea? Sincerity and consistency, sagot ng actress. Nagsalita si Andrea tungkol sa pag-ibig sa panayam sa kanya ng entertainment columnist na si Dolly Ann Carvajal noong March 6. Kung pagbabasehan ang mga recent posts ni Andrea sa Instagram, kitang-kita na ginugugol niya ngayon ang oras para sa sarili. Panay ang workout niya at kapansin-pansing proud siya sa kanyang sexing pangangatawan. Pagkakaabalahan din ni Andrea ang upcoming Kapuso primetime series na Legal Wives kasama sina Dennis Trillo, Bianca Umali at Alex Nixon. Sa ngayon, hindi pa raw handang magmahal muli sa Andrea. Pinagtutuunan daw niya ang sarili at titiyaking handa na siya kapag nakipagrelasyon ulit. Huling nakarelasyon ng Kapuso actress ang aktor na si Derek Ramsey. 4 na buwan na rin ang nakalilipas mula nang mag-break sila ni Derek noong November 2020, pagkatapos ng isang taong relasyon. Pagdating sa lagay ng kanyang puso ngayon, matipid sa pahayag si Andrea. Pero sa kanyang mga sagot, may hinuwang marami at malalim ang mga aral na natutunan niya sa paghihiwalay nila ni Derek. Nausisa si Andrea kung ano ang maipapayo niya sa mga babaeng nagmo-move on pagkatapos ng isang breakup. Anya, "Reflect on what happened. Get the lesson and allow yourself to grow," sagot ng aktres. Naniniwala raw si Andrea na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. "My faith assures me that everything is going according to God's plan, and that is for my own good." Kadalasan daw, ipinagdarasal natin ang mga bagay na gusto natin, pero hindi daw kalimutang idasal na mangyari ang kaloob ng Diyos. "Allow Him to guide you and everything else will follow," sabi ni Andrea. Kaya raw masakit ang breakup ay dahil nagmahal ka, kaya naman dapat ay mahalin din ang sarili. Anya, "Do things that make you happy. Feed your soul. Take care of yourself so that the next time you fall in love, you will have so much more to give." Kailan siya mas masaya? Kapag single ba o kapag nasa isang relasyon? Sagot ng aktres, "I try to be the best version of myself so that when a relationship comes alone, I'm sure that I'm ready and I'm whole. My partner deserves that. Either way, I'm happy. I want to stay on the positive side always, so I attract more positive things my way." Anya ni Andrea. Ano ang masasabi mo sa kwentong ito? I-share lamang iyong opinion sa comment section. Para sa iba pang latest na balita at viral na kwento, mag-subscribe at mag-follow.